ayan mga kamas, ang ganda na, oh. Tapos na. So yung design niya na lang sa gitna yung gagawin natin dito. Maliit lang na design. Ayan, oh, ganda na, oh. Kompleto na mga kamas, no? Nasimulan na rin yung paglalagay ng epoxy ENB natin sa gitna. So halos sabay-sabay na to mga kamas, no? Dito bukas malalatagan na to buo lahat ng ENB epoxy. Tapos batak na. So yung ceiling natin dito sa loob, ayun na lang yun na lang inaiiwan. So ginagawa na rin, may wall angle na rin 'yan. Mapapansin niyo na 'yan na yung cove natin sa baba sa may drop niya. Ganda. Papauna muna natin lagyan yung mga 'yan kasi pag 'yan may lagyan kasi natin ng design, magsusumbong yung mga 'yan pag hindi na masilyahan. Pag may ilaw nanto niyan, magsusumbong, kumbaga magpapakita. 'Yun yung term namin na magpapakita, magsusumbong siya. What's up mga kamasta, magandang araw sa inyo na naman mga kamasta, no? Bali nandito tayo sa project natin dito sa Lantap, Bagabag, Nueva Vizcaya. So dito na tayo unang pumunta mga kamasta ngayong araw na to, Tuesday. So bibigyan ko lamang kayo ng counting update dito sa ginagawa nating kisame dito. At mamaya sa ibang project naman. So ayan, silipin muna natin mga kamasta. At ayan, bibigyan ako ng counting tip sa ating paglalatag nga ng framing. So let's go. So ayan, nandito ako ngayon sa harapan niya mga kamasta, no? Tinitingnan pa natin yung mga nagawa dito. So kung panood niyo yung last vlog natin, ayan, nandyan na ngayon mga gamit natin. So dito nakapag-frame tayo. May cove na rin yan, nakapag-frame na rin sila sa cove. Mamaya lalatagan na yun ng hardiplex, ano? Malalatagan na nila yan. At si Ronald nandun sa taas, nagdahangin pa lang. So sa pag may metal frame na ngayon, ayan, may papasilip ako sa taas. So dito mga kamasta, ayan, papakita ko lamang yung ating pag-frame, ano. So dito, may konting share lang ako. So double U-clip ang ginagawa namin dito, lalo na sa gitna, ano, yung dalawang gitna na to. Ang ginagawa namin yan, nagdo-double U-clip kami ng dalawa. So magkaharap yan mga kamasta, ano, harap tsaka likod niya. So sa gilid-gilid, okay na mag-single tayo doon. Magsi-single din tayo doon. Basta ang pagkakalatag mo is alternate para hindi magpapalig. So ayan siya. Papakita ko sa inyo kung paano yung sinasabi kong dalawa. So ito na yung isa. Then, iaharap mo ulit. Ayan siya. Ayan. Ayan. Para mas matibay mga kamasta, no? Ito, ang nilalagyan ko lang dito is yung dalawang gitna lang. Ito siya. So bali apat na carrying channel to. Ang layo niyan is 3 feet. Magti 3 feet tayo. And then doon, naka 3 feet din doon. Naka 3 feet doon sa kabila. So dito naman mga kamasta, hindi kami gumagamit ng wall angle sa gilid-gilid niya. Ayan o. Hindi kami gumagamit ng wall angle dyan. Ang ginagamit namin dyan, ito. Nagdo-double lock kami na tinatawag. Kasi nga mga kamasta, no, syempre, kung akong may-ari ng building, syempre, as pipiliin ko yung mga katipid ako. Pero matibay. So ito yung ginagawa namin. Kung wall angle kasi ito mga kamasta, marami din kakainin to. Kumbaga dalawang wall angle din yan. O di siya pa, ano? So ang wall angle kasi ito. Saka lang kami naglalagay ng wall angle sa baba. Sige lang. Yan, dito lang sa baba niya. Para sa cove, ano? Ngayon, ang ginagawa namin dito. Ito siya. So ito, binubutasan namin yan. And then nilalagyan namin siya ng screw. Then makikita nyo, screw din yung ginagamit namin. Lahat to. So ayan, puro screw yan mga kamasta, no? And ito, screwan din ito, pabarinahan. Basta ito naka-level siya, kasi ito may carrying channel na dito. So ibig sabihin, pag ito nilift mo, o kaya naka-hanger na, kasi ito hindi pa naka-lock. Pag yan naka-lock, so saktong nakatapat na yan, so bubutasan na lang. And then i-screw na lang natin. Diba? So ayan mga kamasta, dito naman, ayan, nag-os level na sila. Ayan si Bayo. Medyo maliwanag sa pwesto niya, kaya against talag ulit. So ayan, mamaya maglalatag na rin sila dito mga kamasta, no? Para makalatag tayo hanggang dito. So yung target ko dito, dapat sa ngayong linggo na to, malalatagan to. Kasi bukas, magdadagdag pa tayo ng tropa dito. Kasi bababa na nga yung mga galing sa Cebu. Kasi patapos na nga sila doon. At dito natin de-deploy yung iba. So full blast tayo dito mga kamasta para mabilis. So ayan mga kamasta, no,
Nabutan na ako ng ulan kasi talaga makulimlim. Mabibiyahe sana akong Kasibu ngayon. Pero tingnan nyo, sobrang dilim oh. Huwag ko kung nakikita nyo sa video, pero sobrang dilim eh, no? Medyo maliwanag pa sa video siguro, pero dito talaga kasi maaninag mo na madilim. At saka umaambon na siya. So yan. Mamaya kita-kita na lang tayo sa Busilac, mga kamasyon. Hindi ko alam kung alin yung mauuna na pupuntahan natin o alin yung mauuna pala na i-vlog natin para makita natin yung mga ginagawa. Kasi syempre pupunta rin akong Bambang kasi nagpa-start na ako sa pintura. Then ayun, titingnan natin yung mga tropa natin doon. So let's go. Yun. Hey, what's up mga kamasan? Dito na nga tayo sa project natin dito sa Bambang. Bali, maingay sa loob mga kamasan, no? At ayan, nagra-grind nga sila sa ceiling. Yung mga nagtitintura, yun yung gamit natin. So sa mga nagtatanong mga kamasan, no? Yung ginagamit natin na pati, ito po siya. Masonry pati. Nalis lang yung pangalan nyo. Masonry pati po yan, then patching compound. Ito po yung sumusunod na ipapahid natin pagka natapos ang epoxy AMD. Ayan. Ayan. So yung epoxy AMD natin, yan na siya. So nalatagan na. Ayan. So dito natin siya. Ayan yung epoxy AMD natin. Diba? Pati kahit sa loob, nilalagyan din namin. Ayan. Diba? So ito yung sinasabi ko na kahit sa mga pinagribitsan mismo, nilalagyan talaga namin. And then pagkatapos niya, nigra-grind ulit, tapos bibihain. Tapos yun na yung susunod yung patching compound niya. Ah. Yeah. So silitin natin yung mga ginagawa nila, no? Ito may mga gagawin pa ako dito, pero pinalagyan ko muna yan para mas matibay mga kamasan, no? Papauna muna natin lagyan yung mga yan kasi pag yan, may lagyan kasi natin ng design, magsusumbong yung mga yan pag hindi na masilyahan. Pag may ilaw ng ton yan, magsusumbong. Kumbaga eh, magpapakita. Yun yung term namin na magpapakita eh, magsusumbong siya. So yan, pinapahiram muna natin bukas, mamasilyahan na nila yan. So inuuna muna yung mga malalalim na portion at saka mga dugtungan natin. Ayan. So tingnan natin yung ginagawa dito, no? Dudit! Ayan, patigil muna natin si Dudit. So yung ginagawa ni Dudit, yung ayan siya, oh, si Rodson. Yung pag-grind natin ng mga ulo ng rivets niya. Ayan. So kahit malalim na yan, malalim na yung rivets natin, ang ginagawa namin dyan, pinapalubog pa namin ng totally para yung masilya natin na ENB papasok pa rin dito. So yung ENB kakapit sa may rivets, tapos mag-flat-flat siya dito sa may hardiplex. So doble kapit yon mga kamasta, no? Ayan. So ayan ang ginagawa ni Dudit. So ang susunod naman dyan na gagawin natin, yan yung pagpapahid na ni Paring Marco. Ayan si Paring Marco. So, tingnan natin yung ginagawa sa taas. Ginagawa niya. Akyat ako uli. Haya! Sige lang. Sige lang. Sige lang, sige lang. Pahid ka lang. Ayan o. Oh. So, lahat ng mga dugtungan niya, nilalagyan niya mga kamasta. Ito yung sinasabi ko. Ayan siya. So, ito, papahiran niya yan. So, magiging makapit pa yan gawa ng ENB. Ang ENB kasi, maganda yan na lalagyan natin ng, o kaya yung mga, ito, rivets. At saka hardiplex, pag yan nilagyan mo, mas magiging matibay pa yan. Tapos ang ginagamit namin, ito yung masking tape, ano? Paboritong talakayin yan sa grupo ng mga painters. Kasi pinag-aawayan nila kung bakit may masking tape. Ayan. Patuloy tayo mga kamasta, no? Ayan, habang ginagawa ni Paring Marco yan. So lahat yan, mapapahiran. Sige lang. Sige, sige.
So, tingnan din natin yung ginagawa natin kahapon, ano? Ito na siya, oh. Ayan. Oh, di ba? Okay na, mga kamasan, oh. Bali, both side yan, may ilaw. May cove din yan. So, ang reflection yan, dito lang sa gilid. Tapos dito sa gilid. So, ayan, mga kamasan, ganda-ganda na natin na. Diba? So, gawa ni Lady yan. So, ayan. Hindi na tayo magtatagal dito, mga kamasan, oh. Tinignan lang natin sa mga kasama natin magpipintura ngayon. Hindi natin gumakailangan natin. Si Lebe nagmamatali. So, yun mga kamasa, kita-kita na lamang tayo sa project natin sa Busilac at kailangan na natin pumunta kasi hapon na naman. Hindi na tayo natuloy na pumuntang Cebu. Gawa nung, ayan, marami akong inasikaso kanina mga kamasa. No? So, ayan, kita-kita na lang tayo sa Busilac. So, let's go. So yun na nga mga kamasa, nandito na tayo sa project natin dito sa Busilac. Ayan o, ganda na mga kamasta o. Bali hindi yan natapos ngayon kasi nga walang kuryente. So hindi nadala yung generator natin. So dadalhin to natin para dire-diretso yung trabaho natin kahit mag-brownout. So ganito yun, ayan o. Yan yung Kuya Ming, yung sinasabi ko na naka-box lang siya dito lang sa side. Pero ito diretso pa rin. So, di ba ang ganda-ganda na? Ganda lang ng bahay ni Kuya Ming. So, ayan, ayusin na lang to. Ito, mag-drop na lang tayo para sasabay dun sa may spandrel na yan. Umatras ka. Oh, shout out daw kay Tibbs, kay paring Tibbs. So, ayan mga kamas, ang ganda na, oh. Tapos na. So, yung design niya na lang sa gitna yung gagawin natin dito. Maliit lang na design. Ayan o, ganda na o. Kompleto na mga kamasta no. Nasimulan na rin yung paglalagay ng epoxy ENB natin sa gitna. So halos sabay-sabay na to mga kamasta no. Dito bukas malalatagan na to buo lahat ng ENB epoxy. Tapos batak na. So yung ceiling natin dito sa loob, yun na lang yung naiiwan. So ginagawa na rin, may wall angle na rin yan. Mapapansin nyo, yun na yung cove natin sa baba, sa may drop nya. Ganda. Diba? Lalo na pag napinturahan ito mga kamasta, no? Naayos na yan. Yan siya. Diba? Tapos dito, ayun na lang, may lalagay lang ako dito. Tapos yung lalagyan na yan na lang ng pin light, ayos na. Ito, napinturahan na ito mga kamasta, oh. Then, niretouch na lang din. Ayan, yung kung mapapansin nyo yung pagkadilaw na yun, nire-retouch yan. So, ibig sabihin na primeran na yan, ayun. Nire-retouch na lang siya, pinapatuyo yung masilya. Pagka natuyo na yan, lilihain na, then mag-first coat na tayo ng final kulay ng ceiling natin. Ayan, diba? Ayos na. O, diba? Sabi nga ni Ma'am Inuts. Ayan, o. Oh. Galjong, ayos na rin. Dito mga kamasta, ang ganda, o. Plain lang yan, napakasimple lang, pero talagang ma-amaze ka kasi syempre yung pagkakapintura niya maganda syempre kahit simple lang sabi ko nga basta magiging elegant yung itsura niyan pagka maganda yung pagkakagawa. Then dito naayos na rin tong mga bintana niya, so antayin na lang natin yung curing niya, hindi na natin pupuruhin to para diretso masilya na lang. Ito yung binabanggit ko yung dun sa bambang sa project na kung sakali makukuha natin yung plastering nun. Lahat ng finishing niya. So hindi na natin siya ipupuro. Kundi kiss-kiss pahid lang. Then yun ay magiging finish niya at masilya na lamang yung gagawa. O yung magpipintura na lang pala. Kasi hindi magtatrabaho yung masilya eh. Then ito okay na rin. Dito nagmamasilya pa. Ay nagpapaletada pa rin si tatay. So sinabi ko nga kiss-kiss pahid na lang para matapos. Diba? Mas maganda pa at lumuwang na yung mga bintana. So naglilinis na kami mga kamasta nung maaga pa, alas 4. Pero kailangan kasi wala naman ang ginagawa at wala pang kuryente hanggang ngayon. So yan. Yan yung ginawa natin ngayon. Napakasimple pero napakaganda. Lalo na ito pag napinturaan ng mga kamasta, no? Makikita nyo na ito yung magiging outcome niya, lalo na pag dumating yung ilaw natin, latag natin kaagad.
para makita ka agad yung outcome ng ating ginawa dito. Yung reflection niya, dito siya. Yeah. May reflection siya dito sa kabila. Tatama dyan sa may drop ceiling na yan. Ito yung drop ceiling natin, which is tumble lang yan. Yan siya. Diba? Pintura na lang. Masilya, pintura. Yan, okay na. Doon siya, spandrel natin. Ayos na rin, no? Diba? Sasabay na lang natin yan, mga kamasta. Maayos na natin yan lahat. So, by this week siguro, matatapos na to lahat. Pati kisame. Ang maiwan na lang dito yung magpipintura at saka yung mga susunod pa na trabaho natin. Kasi yung pintura natin, kung sakaling maaprubahan yung tile tile work natin, mga kamasta, no? Wag muna natin pipinish yung wall at saka ceiling natin para hindi maalikabukan kung sakali. Kasi yung tile, kasi tiles masyadong, o kaya malaking trabaho yan. So ayan, mga kamasta, kita-kita na lang ulit tayo bukas. Bukas na lang din yung shoutout natin. Bali, nag-upload yung isang video natin ngayon, mga kamasta, yung vlog natin nung kahapon. So ayan, kung napanood nyo na, mga kamasta, no, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!